ngayong araw ay day 4 natin dito sa hotel quarantine dito sa Taiwan. Bala ko sana sa inyo ipakita tong room accommodation nila dito sa Hotel Avenue sa Hsinchu, Taiwan. Papakita ko lang sa inyo kung ano yung mga bagay na nandito sa loob ng accommodation nila. So yun, i-room tour ko muna kayo dito sa kwarto dahil wala tayong magawa. Papakita ko lang sa inyo kung ano yung mga nandito sa loob. So yun guys, isimulan natin dito sa back door ng pintuan ng kwarto kasi hindi tayo pwede lumabas dyan. Dahil nandito tayo sa loob, di tayo pwede lumabas dyan sa labas. Doon tayo magsisimula. So yun, sisimula natin dito sa likod ng pintuan na lang. Ayan, makikita nyo. Ayan, mga in case of emergency, na fire exit. Kung saan kang room nakalagay. Yan, 212 yan. Ayan, 212. Kasama tayo. Ayan, nandito tayo. Ayan, yung mga safety, ano lang nila. Signage nila dyan. Tapos yan, lock. Yung lock ng kwarto nila. Tapos yun, kung makikita nyo yan, dito ako sa may pinto. Yan. Pagpasok nyo, ayun yung bubungod sa inyo. Yan. Tapos, dito sa kaliwa, CR. Andito yung comfort room nila. Yan. Pagpasok nyo sa CR, bubungod yung lababo. Yan. Yan yung mga gamit ko. Dahil apat na araw na tayo dito. Yan, salamin. Dito sa lababo, makikita nyo may towel dyan. Pag naghihilamos ka, or nagtututbrush, meron kang pamunas. Pero dalawa yan. Yung isa, nilagay ko dito. Dahil nga, pag naghihilamos, tumatalsik dyan sa mga gilid-gilid. Tapos tumutulo sa lapag. Eh, syempre, para hindi maglawa. Tsaka para napupunas-punasan din yung gilid. Yan, nilagay ko dito yung isang towel. Yan. Tapos, sa kanan, meron silang blower. Yan, blower, yan. Kasi ito yung mga libre nila. Dalawa yung sabon na yan. Tapos, ito, hair cap. Pagka siguro kung maliligo ka, ayaw mo mabasa yung ulo mo, tsaka yung buhok mo. Lalo sa mga babae, kasi nahihirapan sila magpatuyo. Toothbrush, tatlo yung toothbrush na yan, pangatlo na yan. Dahil yung dalawa, nagamit ko na. Pagka may libre kasing toothpaste yan, sa loob ng sachet niya, magkasama yung toothpaste tsaka yung toothbrush. Ngayon, pagka naubos ko na yung toothpaste, tinatapo ko na rin pati yung toothbrush. Eh, meron din naman tayong toothbrush dyan, kaso ginagamit natin yung binigay nila. Saka na natin bubuksan yung dala natin. Tapos ito, pang-ahit to. Shaver, tapos yung suklay yun, hindi ko pa binubuksan kasi hindi man tayo susuklay. Tapos dito, yung wipes downy, tapos mga panghilamos, tapos ito pang hugas ko ng mug. Kasi may dala akong mug, ginagamit ko sa pag-inom ng gatas, tsaka mga energy niyang ganyan, kasi hindi man pwede sa akin yung kape. Tapos dito naman, sa toilet niya, yan, ayun yung toilet niya. Ito yung bowl, yung basuran sa may gilid, lalagyan ng mga tissue, tapos ito lalagyan ng tissue, kaso wala na, naubos na natin. Kasi nga wala siyang bidet. Walang hugasan ng wet pails. Kaya nagdala ako ng wipes. Yan. Nagdala ako ng wipes kasi nga iniisip ko baka ako walang bidet. Ayun nga, nagkatotoo nga iniisip ko. Buti lang, ready tayo. Walang bidet yan. Tissue lang yung gamit. Dahil nga, hindi ko alam siguro. Dahil, yan, bahala sila. Tapos dito naman sa paliguan nila, yan, sa shower area, meron silang sliding door. Yan. Yan. Tapos ito yung gripo. Tapos may libre silang shampoo and body wash. Yan. Nakalagay na sa isang lalagyan. Tapos yun yung shower niya. Tapos dito sa kabila. Medyo masikip nga lang para sa akin kasi ya. Yan. Ganyan lang yung ano niya. Space niya. Medyo masikip nga lang para sa akin. Kasi nga, malaki tayo. Malaking tao tayo. Tapos ito. Extra towel, dalawa yung towel nila, yung isa na gamit ko na nasa labas, nasa kwarto. Tapos ito yung mga sabon tsaka shampoo natin. So ayun, ayun yung CR. Labas naman tayo sa kwarto. Ayan, paglabas mo, nandito yung pinto. Tapos ayan, ayun yung kwarto. Tapos dito, paglabas mo ng CR, makakita may switch na CR ng ilaw. Tapos ito sa aircon. Ito yung sa lalagyanan ng susi. Tapos yan, no smoking. Tapos sa kanan, ito yung mga
lagyan nyo nila ng gamit, tsaka ang damitan. Yan, damitan yan. Yan, ito yung mga damit ko na ginamit nung umalis. Tapos sa kabila. Isa lang naman yan. Ito sa kabila yung mga nilabang ko naman na damit. Mga nagamit ko. Yan. Pero may extra pa ako doon. Mga marurumi yun nakalagay doon. Kasi nga hindi ko na nilaban. Sa dorm ko na lang lalabang kasi nga mahirap magpatuyo dito sa loob. Hindi yung masasampay sa labas. So yan, sa divider nila meron sila libreng mga milk tea. Milk tea. Tikman ko na to, isa. Masarap na may lasa niya pero di ko ganong iniinom kasi nga meron akong baon na gatas. Yan. Eto, tsa ato. Tsa yan. Meron silang pre-cup. Tapos eto mo, chapstick yan. I-request lang natin yan. Tapos eto, meron silang initan ng tubig. Saksakan. Eto, baon ko to na mag... Eto ginagamit ko dito. Di ko ginagamit yung mga cup. Yan, sariling mag... Ito ko lang siya nilalagay pagkayari ko hugasan. Hindi ko ginagamit. Tapos sa taas naman yan yung mga gamit natin. Mga baon natin na toothbrush, toothpaste, sabon, pang-ahit, tapos cleanser, pang-hilamos, shampoo. Tapos eto, yan. Etong lotion na to, pabaon sa akin ni mama. Dahil nga, bibili sana ako ng lotion kaso sabi niya meron naman siyang extra doon. Ayun na lang yung dinala ko para tipid na rin. Tapos eto, yan. Rexona, pabango, vitamins, tatlo yung vitamins ko na yan, nandito yung nandito kasi yung medicine kit ko eh, nandiyan yung mga vitamins at mga gamot ko. Ito yung ginagamit ko ngayon, ito muna yung nilabas ko. Tapos ito, cotton buds, bulak, tapos tissue. Tapos sa may baba naman, yan, meron silang mini wrap dyan. Kada kwarto meron yan, yung tubig. Tapos may baon tayong pineapple, 6 yan. Naubos na natin yung 4, 2 na lang, tapos yung ginagamit kong moisturizer. Tapos yung spam binuksan ko na, inuunti-unti ko siya. Kada kakain ako, kumukuha lang ako ng konti, babalik ko na siya sa rep. Tapos meron tayong yogurt dito. Kahapon pa binigay ito kasi hindi ko nakain kasi nga kinain ko yung 2. Naipon na siya, 3 na yan eh. Tapos ito kape yan. Hindi naman ako gano'n nagkakape dahil nga nagpapalpitate ako pag nagkakape. Tapos sa ibaba ng rep, makikita nyo yan, ito. Extra yan na plastic para sa basura. Yan. Nilalagay mo sa trash can. Pagka puno na yung basura mo, tatanggalin mo tapos papalitan mo ng plastic. Tapos meron silang libreng chinelas. Chinelas na pang dito lang sa loob. 2 yan. Nagamit ko na yung isa. Ito. Yan. Gamit ko na yan. Tapos dito naman, yung pinakalamesa nila. Nandiyan yung pagkain natin para sa panangalian. Yung mga gamit natin, ito yung temperature monitoring natin, lapis, yung mga toothpick, tsaka cotton buds doon, may libre din sila doon. Tapos ito, baon natin to, alcohol. Tapos ito, meron silang libre din na alcohol tsaka bleach. Yung bleach na panlinis dyan sa lamesa kung sakaling madumi yan. Meron din silang libre tissue. Tapos ito mga baon ko, yan, nakaayos na, medyo nabuhasan na iba. Bawas na talaga dahil marami nang naubos dyan, nakain ko na. Tapos dito, yan, ayun yung TV nila. Tapos ito, meron ako ditong pera. 157 yata. Kasi sukli ko to sa Jollibee Airport. Doon sa Terminal 1 sa Pilipinas. Nung kumain kami bago kami umalis. Hindi ko na napamalit sa money changer. Tapos yan, nandito yung remote. Tapos wallet ko. Tapos ito yung mga binigay sa airport. Tapos mayroon silang binigay na antigen test kit. 2 yan. Kung sakaling na may nararamdaman kang sintomas, pwede ka mag-test kahit nandito ka sa loob ng kwarto. Sabatos, tapos yung chinelas. Tapos ito, nag-request tayo kanina ng another tubig. Kasi, nung pagdating natin, isang kahon na yan, naubos na natin yung isang kahon. Kaya nag-request ulit tayo, binigyan tayo ulit ng isang kahon. Yan. May lamin yan, tubig. Yan. Oh. Yung ibang tubig niyan, nilagay na natin sa rep. Tapos dito naman, kung makikita nyo, yan ay yung bintana nila. Nakakita nyo na siguro yan. Nasa unang vlog ko. Ayan. Ayan yung view nila sa labas. Tapos meron silang maliit na lamesa dyan. Para bang pagka nag-chill ka, may lagayan ka ng pagkain. O kaya pagka nagmimerienda ka. Ako ganun ginagawa ko eh. Pagka nagmimerienda ako, ako nilalagay yung mga pagkain ko. Tapos upo lang ako dito habang nakatingin ako sa labas. Ilagay ko dito yung ginamit kong tuwalya. Kasi nga, para natutuyo-tuyo siya. Kasi nakatapat siya dito sa aircon. Yan. Sa kisame. Ayan yung labas.
Tapos, eto mga gamit ko yan. Nakakita nyo na rin yan. Ninais ko na yan. Kaso binuksan ko lang ulit siya kasi nga kumukuha ko ng mga gamit. Tapos, eto na yung bed nila dito sa kwarto. Makikita nyo, may hati siya sa gitna kasi dalawa talaga yan. Dalawa yung bed na yan. Dalawang single bed. Tapos yung isa nakasulok dito. Tapos may space siya sa gitna. Dumating ako, pinagdikit ko na lang kasi nga ako. Malaki din yung dalawa natin sa higaan. Kasi ito yung kumot nila. Tapos sa unan, nung pagdating ko, isa lang yung unan na nakalagay dyan. Tapos kanina nga, nag-request tayo ng isang unan para meron din tayong naiyakap-yakap pag matutulog tayo. Yun, sanay din naman tayo na meron tayong extra unan sa bahay. Tapos sa gilid ng bed, kung makikita nyo, yan meron silang telepono. Ito, switch to ng switch ng ilaw, ng TV. Yan, nakalagay na siya dyan para habang nakahiga ka lang dito sa bed, nakokontrol mo yung ilaw, hindi ka natatayo. Tsaka yung TV, yung volume, yung channel, yan. Pero meron din naman remote. Tapos eto, charger ko yan. Tapos eto, mga gabay ko yan sa paglalakbay, tsaka sa araw-araw na pumumuhay. Yan. Eto, bigay ni Ate Roslyn to. Yan. Tapos yan, eto, ilaw to. Yan, yung nasa ibabaw ng na yan. Yung nasa ibabaw ng bed na yan. Ilaw yan. Pagkagabi. Yan, nakokontrol mo dyan. Buksan natin, yan ilaw yan. Buksan natin, patayin natin. Tapos eto ang controller nyan sa room. Tapos eto sa may pinto, sa wall. Tapos eto sa dresser. Tapos eto may oras na sila dyan, pwede ka rin mag alarm dyan. Tapos iseset mo lang oras, minuto yan, tapos pipindutin mo yung alarm, mag alarm na siya. So yun, hanggang dito muna ulit ang ating vlog ngayong araw na ito. Dahil kakain na rin tayo, dumating na rin yung panangalian natin, anong oras na rin, alauna na. So kakain muna tayo, tapos magpapahinga tayo para makabawi-bawi tayo ng lakas. Yun lang, salamat sa panonood. Lord, maraming salamat po sa biyaya at pagpapala na ibinigay niyo po ngayong araw na ito. Inihiling ko po na basbasan niyo po ang pagkain na nasa aking harapan para magbigay ng kalakasan sa aking pangangatawan. Maraming salamat po. Kain na.